magandang hapon, mag-aalas 6 na, tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang misa dito sa Quiapo Church. Dumating na din ang dagdag na pulis na magbabantay sa bisinidad ng Quiapo Church para na yan sa traslasyon bukas. Nasa 380 na mga pulis ito na mula sa NCRPO. Sa ngayon, tuloy-tuloy naman ang pagdating ng mga deboto na dadalo sa misa na oras-oras na isinasagawa ngayon dito sa Quiapo Church. Inaasahan din na mamayang gabi ay may mga pupunta dito mga deboto para dito na mag-umaga at hintayin na din ang pagdating ng imahen ng itim na Nazareno. Maigpit ang pinapatupad na seguridad dito sa security screening checkpoint na mapapasok dito sa Quiapo Church. Yung may mga dalang bag ay pinapasailalim sa screening ang kanilang mga dalang bag para ma-check na walang ipinagbabawal na mga gamit na nasa loob ng kanilang bag. Makakausap natin si Sir Lieutenant Salaysay. Sir, ano nang mga na-confiscate na mga gamit dito? Naka-confiscate na kami ng sharp at saka mga pointed object at saka mga ammunition. Yan. Ano abiso natin, sir, sa mga pupunta pa, magdamag at lalo na bukas? Huwag na pong magdala ng kumari, huwag na pong magdala ng mga gamit na mga matatalas, lalo na po yung mga hindi naman kailangan na pagpunta rito sa basilika. At saka po, iwasan na po magdala ng bagahe o bag para po sa translasyon. Para po mabilis po yung ating screening na pinatutupad. Hanggang kailan din, sir, na screening? Ang instruction po sa amin ay hanggang sa matapos yung translasyon. Okay. So far, sir, wala namang iba pang na-confiscate na medyo nakaka-alarma? Sa ngayon, wala pa naman. Karamihan nandito yung sharp at saka yung mga pointed object. Okay, thank you so much, sir. So yun, dapat sundin ang mga pupunta dito bukas, lalo na bukas, na huwag nang magdala ng bag para hindi na mahirapan din dito sa screening yung mga nagbabantay at tuloy-tuloy na yung pagpasok ng mga deboto na dadalo sa misa at sa traslasyon bukas. Yan muna, pinakahuli dito sa Quiapo Church. Jose Caritero, EBS-CBN News.